At kauday pa rin ang pabugso-bugsong malakas na busang ulan sa Metro Manila. Bako sa Puran si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Chairman, good morning. Good morning po, Igan. Good morning, Senator. Kamusta na ipagbubantay natin sa baha, lalo na dito sa Metro Manila? Nung simula po ng Biyernes hanggang po ngayon, nag-uusap tayo, meron po tayong identified na 22 sites na talagang malaki ang potensyal na pag bumuhos po ang malakas na ulan, ito po yung magdudulot ng pagbaha dahil may mga ginagawa pa ho ang DCWH na flood control project. So may mga tao po tayo doon na may mga kagamitan, mga flood control crews na may gamit sila para maibsan man lang kung hindi ma-totally maalis dahil putol nga po yung drainage doon sa ibang mga lugar na yon. 22 pong areas yon mula sa Maceda, Antipolo sa Maynila hanggang dito po sa C5 Bayani Road. Kanina po ni-report namin si Secretary Roaso, mga 3 estero yata yun na naalis na nila yung mga informal settler at ang target ngayon itong San Juan Creek yata. Anong epekto nito sa baha? Malaking tulong ito, Chairman? Yun po yung dahilan na, yun po yung pinapasukan ng tubig natin at yun din po yung minsan ay nagiging dahilan ng mga basura na lumulutang na nakikita. So malaking tulong po yan kung mababawasan na po yan na malikas sila sa ligtas na lugar. Pero mainam naman yung mga ano eh, no? Yung mga kalye, may mga babala agad na pag umulan, babaha rito sa lugar na ito para maaga pong mabigyan ng babala yung ating motorista. Tama po kayo, pero sana po sa mga susunod na araw ma-lathala natin sa inyo kahit scrolling kung ano talaga yung mga identified na areas na yon. Dalawa na po ito. Opo. Opo, tulungan po tayo doon. Chairman, salamat po. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. MMDA Chairman Francis Tolentino.